Mahigit 100 dayuhang arestado sa Pogo sa Porac, Pampanga, pinapadeport. Sa utos sa Executive Secretary Lucas Bersamin na Chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, pinaayos na ito sa Department of Justice at Bureau of Immigration. Ilalagay rin sila sa blacklist para hindi na sila makabalik sa Pilipinas. Hindi naman sakop ng utos ang mga dayuhang iaharap sa criminal proceedings. Iniutos din ni Bersamin na maglabas ang Anti-Money Laundering Council ng freeze order sa Pogo. Bukod sa buong compound at 46 na gusali sa loob nito, sasakupin din ng utos ang lahat ng assets ng Lucky South 99 sa compound na nauugnay sa iligan na gawain. Wala pang pahayag ang Lucky South 99. Desisyon sa hiring na dagdag sahod sa Metro Manila, posibleng ilabas sa Hulyo. Iba-iba ang hinihinging wage hike ng ilang grupo. May 150 pesos, 597 pesos, at 750 pesos. July 2023 huling nagka-aumento sa minimum wage sa Metro Manila, nakasalukuyang nasa 610 o 573 pesos depende sa sektor. 40 pesos lang ang idinagdag noon na kulang pa rin umano at di sumasabay sa paglago ng mga negosyo. Nauunawaan niya ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines o CONWEP, pero hirap din daw ang kanilang sektor kaya hiling nila huwag munang magtaas ng sahod sa loob ng isang taon. Babala naman ang Employers Confederation of the Philippines kung masyadong malaki ang wage hike, baka umatras ang mga foreign investor dahil lalaki ang gastos sa pagnenegosyo. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.